mula sa facial wash, toner, at mask sheet, nakakainit raw ng ulo ang gastos para lang gumanda. Pero teka, magpalamig ka muna dahil po pwedeng gamitin pampakinis ang yelo. Ito raw ang sikreto ng 29 anyos na si Rosanel Demasudlay mula Cagayan de Oro City. Tinigyawat si Rosanel noong kasagsaga ng pandemic dahil sa pagsusuot ng face mask at pagkain ng mga oily food. Nung time na nagka-breakout ako, sobrang down talaga yung nararamdaman ko noon, yung parang nawala talaga yung self-confidence ko kasi noong time na yun ay nagtatrabaho pa ako dun sa mall, and then talagang nakakahiya talaga na makipag-communicate or makipag-interact sa customer talaga noong time na yun kasi nga sobrang sandamak talaga yung aking tigyawat. Gumamit na raw siya ng mga produktong pampaganda. Pero mas lumala pa nga raw ang kanyang tigyawat. Hanggang sa payuhan siya ng kanyang tiyahin na gumamit ng yelo sa mukha. Kaya si Rosanel, atak sa tindahan para bumili ng yelo. Tao po, pabili ng ice. Para sa kanyang skincare routine, nagsusuob muna si Rosanel. Una, magpapakulo muna tayo ng tubig. Ito na nga at okay na. Kailangan natin ng bath towel or kaya pwede kayong gumamit ng kumot para sa inyong steaming. Dapat ay mag-iingat kayo. Tsaka niya idadampi sa mukha ang yelo. Mas magandang gamitan nyo ng face towel. Babalot nyo siyang ganito. At ang resulta ay salamat! Alam mo yun, yung time na pagtingin mo sa salamin ay nakikita mo talaga yung sarili mo na iba na sa dati. Yung dating maraming pimples ay ngayon ay makinis na ganyan. So, sobrang nakaka-boost din talaga siya, nakakatulong din talaga siya para bumalik yung sigla ko and bumalik yung self-confidence ko talaga sa sarili. Ayon po sa mga dermatologists, nakakatulong talaga ang malamig na bagay tulad po ng paglalagay ng ice sa ating mukha para po naman sa production ng collagen at pag-stimulate din ng elastin production. Ito ho ay nakakatulong para mas matighten at mas maging bright ang ating pong balat. Well, for skincare, wala namang masama kung gamitan nila ng yelo. Pinagtatighten din talaga yung skin mo eh. Oo. Kasi nga, siguro nagko-constrict yung blood vessel, nawawala yung swelling, nawawala yung init masyado. Parang nagtatighten yung skin natin. Tulad ni Rosanel, sinubukan ding maglagay ng yelo ni Maria Teresa sa mukha. Pero ang gamit niya, ang trending na ice contour o ice mold. Gawa sa silikon ang ice mold. Nilalagyan ito ng tubig para ilagay sa ref at hayaang magyelo. Mabibili ito sa halagang 200 pesos hanggang 300 pesos online. Ito lang din ko lang po na-discover yung may ganun lang po palang ice contour. Kaya tinaray ko na rin po siya kasi marami rin po ako nakikita na nagkakaroon ng achievement din po sa mukha. Kaya tinaray ko na rin po siya. Pero ngayon, nakikita ko rin po na na-effect rin sa mukha ko po. Kaya gusto ko rin siyang ituloy ng ituloy. Pero ang tanong, nakakaalis nga ba ng tagyawat ang yelo? Ang sagot ni Doc. Ano ba ang mekanism ng pagkakaroon mo ng pimple? Unang-una, bumabara. Kasi kumakapal yung lining epithelium nung pagdadaanan ng sebum outside the skin. Kumakapal yun. Eh, ang yelo ba makakapagpanipis ng lining epithelium? Hindi, di ba? Oh, may presence of bacteria doon sa sebaceous gland. Okay? Ang yelo ba makakapagpatay ng bacteria? Hindi rin. Oh, so, paano mo masasabi na matitreat ng yelo ang pimple kung yung mechanism ng pimple wala naman siyang effect doon? Hindi man direktang nakakaalis ng pimples. Maiibsan naman daw nito ang sakit na dala ng tagyawat.
it can lessen the pain. Kasi kumbisa masakit yung pimple, di ba? Lalo pag hinahawakan mo, masakit. It diminish the inflammation, the swelling, the redness, and the pain. Ayon kay Doc, ligtas naman daw ang paggamit ng yelo sa mukha. If you want to put ice, you can either do it directly, pero siguro mga 5 to 10 minutes lang para hindi nga masakit. Kung bet mo ng ice cool freshness sa iyong mukha, i-yelo mo na! Pero tandaan, para gamutin ang tagihawat, hindi madadaan sa pa-ice-ice lang. Payo ng eksperto, ang katapat.